Hello guys, welcome to my YouTube channel. And for today's video, gagawa ko ng content guys na iba namang content ang gagawin ko. Pag-usap tayo, pag-usapan natin ang tungkol sa kamatayan. Kasi marami sa atin laging abala sa paghahanda ng maraming bagay, laging abala, laging busy sa paghanap ng pera, laging busy sa mga pangsanlibutan na bagay, pero nakalimutan natin ang pinaka-importanting bagay na dapat nating unahin. Kasi ang kamatayan kasi bigla lang yung dumating sa atin. Halimbawa, anong nangyari sa Lebanon, di ba? Anong nangyari sa Lebanon, guys, hindi nila alam na doon lang pala ang kanilang buhay. Walang nang-expect na yung mga namatay sa Lebanon na pagsabog sa malaking pagsabog doon. Walang nagkaalam na doon lang sila. Doon lang ang kanilang buhay, yung mga namatay. Walang nag-expect, walang nagkaalam kailan darating ang kamatayan. Kaya importante guys na paghandaan natin ang kamatayan. Dahil pagkatapos ng ating kamatayan, hindi lang diyan matatapos ang lahat. Mayroong paghahatol na may nag-aabang na paghahatol sa atin. Yan ang sabi sa Bible, sa Hebrews 9:27, pagkatapos ng kamatayan ay hahatulan tayo ng Diyos. So anong hatol? Either kung hindi ka tatanggapin sa langit, sigurado doon ka sa impyerno. Kasi may langit at may impyerno. Totoo ang langit at totoo ang impyerno. So paano ba natin paano ba tayo makapunta sa langit? So yan ang dapat natin paghandaan. Kasi pag dumating yung kamatayan, hindi tayo handa, tiyak doon tayo sa impyerno. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So unahin nating hanapin ang karya ng Diyos, dahil ang mga bagay na kailangan natin ay idagdag lang niya, ibigay niya kung unahin natin siya. Kasi guys, kung ano yung inuuna mo, yun din ang Panginoon mo. Halimbawa, inuuna mo palagi ang pera. So hindi, ang Panginoon mo ay ang pera, kasi yun ang inuuna mo. Kung ano kasi ang priority natin sa ating buhay, yun ang Diyos natin. So kung ang Diyos mo ay yung Diyos na nandun sa langit, kailangan siya ang i-priority mo. Siya ang unahin mo. Anumang ang gawin mo, anumang whatever you do, saan ka man mapunta, kailangan unahin mo ang Diyos. Put God first. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay. At pangalawa lang yung mga bagay na gusto mong gawin. Kasi aanhin mo naman kung makamit mo ang lahat ng bagay sa mundo. Aanhin mo naman kung makamit mo ang, kung ikaw ang pinakamayaman. Nakamit mo lahat ng bagay na gusto mo. Walang silbi yan kung mapunta naman ang kaluluwa mo sa impyerno. Diba? So, kailangan unahin natin ang hanapin ang magkaroon ng totoong relasyon sa Diyos. Unahin natin palagi na magkaroon tayo ng tunay na ugnayan sa ating Panginoon. Kasi sa sinasabi ko na, as what I have said, hindi natin alam ang kamatayan kung kailan narating. Kailangan, kung dumating man sa atin ang kamatayan, kailangan ready na tayo. Kasi kung hindi tayo maghanda, check na pagdurusa ang nag-aabag sa atin doon sa impyerno. Habang buhay pa tayo, habang nakahinga pa tayo, habang mayroon pa tayong hininga, kailangan unahin natin ang Diyos. Tanungin natin ating sarili, Lord, mayroon na ba, totoon ba ako sa iyo? Mayroon na ba talaga akong relasyon sa iyo, Lord? Tanungin natin ating sarili, tiyakin natin kung mayroon na ba tayong totoong relasyon sa Diyos. Kasi pag wala tayong totoong relasyon sa Diyos,
dumating sa ating nakamatayan, check doon tayo sa impyerno. Sigurado yan 100%. Oo, binayaran ni Jesus ang ating makasalanan doon sa cross. Nagpakapako si Jesus sa cross para mabayaran ang ating kasalanan. Pero hindi yan ibig sabihin na ligtas ka na. Binayaran ni Jesus ang ating kasalanan upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan niya. So, kailangan tanggapin natin si Jesus sa buhay natin. Kailangan tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagsisihan natin ang ating kasalanan. Dahil hindi tayo perfecto, walang taong matuwid. Walang kahit isang tao na matuwid. Sabi nga sa Bible, sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nakasala at lumayo sa at hindi nakaabot sa kaluluhatian ng Diyos. So lahat tayo magkasalanan. Kaya nga dumating si Jesus, pinadala si Jesus ng ating ng kanyang Ama upang iligtas ang sanlibutan sa kasalanan. Iligtas tayo mula sa kasalanan. Kaya kung tatanggapin natin si Jesus, kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, makamit natin ang kaligtasan. Bakit? Dahil binayaran niya ang ating makasalanan doon sa cross. Yung sabi sa Romans chapter 6 verse 23, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan, ngunit ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. So binigyan tayo ng Diyos ng regalo at yan ang Panginoong Jesucristo. So kung tatanggapin natin ang regalo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi binigyan tayo ng regalo, so kailangan din natin tanggapin. Kapag hindi mo tinanggap yung regalo ng Diyos sa atin, hindi rin natin makamit ang buhay na walang hanggan. So kailangan guys na unahin natin yan. Gawin natin priority ang Panginoon sa ating buhay upang makamit natin ang kaligtasan. Kasi iba kasi guys, pag inunahin si Lord, kampante tayo kung ano mangyari sa atin. Kampante tayo sa ating sarili. Dahil alam natin na kung mamatay tayo, lilipat lang tayo ng tirahan doon sa langit. Kasi hindi tayo forever din dito sa lupa. Hindi tayo forever dito. Mayroon tayong totoong tirahan doon sa langit. Yung ating eternity. Pero pag hindi mo inuna ang Panginoon, hindi mo inuna si Lord sa buhay mo, tiyak na ang eternity mo ay doon sa impyerno. Na sobrang init. Sobrang init, guys. Kaya put God first. Unahin natin si Lord. Unahin natin si Lord palagi.